Bakit po doon nung time ni Jesus sa kanyang passion nung siya ay pinako? Eh di ba kumulog, kumidlat, lumindol. Tapos sa templo, eh nahati ang tolda. Ano pong significance noon sa occurrence ng time na yun? Anong ibig sabihin? Yes po, no? Ang significance daw po na according sa mga theologians, ito po ay kung maalala nyo, during that time, pagkatapos ng kumulog, lumindol, nung namatay ang ating Panginoon Jesucristo, doon maraming na-convert eh. No? Ito yung pagpapahayag na ating Diyos, no? Ang Diyos Ama, sa mga tao na hindi siya basta-basta na ordinaryong tao ang pinatay nila. No? Dito mo makikita, sabi ng mga theologians, yung pagiging Diyos ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya mismo eksakto yun, pagkamatay, pati yung templo, diba, nahati sa gitna. That makes, ganun lang kasimple po yun. No? Gusto ipahiwating ng Diyos na ang pinatay nila, hindi lang siya basta tao, kundi totoong anak ng Diyos, kapatid. Baka may dadagdag si Bro Junrey. Bro Junrey, dagdag? Yes. Well, sister, significant doon na natupad ang lahat ng nasa kasulatan. No, lahat ng sinabi ng mga propeta na mangyayari ito, yun napapatunay na yung ipinako nila ay si Kristo. Kaya nga yung si, anong pangalan nun? Brojando? Si anong tawag doon? Nicodemo? Si Nicodemo. Nicodemus. Di ba, sabi nga ni Nicodemo, siya ang tunay na Kristo. Dahil alam nila yung kasulatan kasi alam nila yung mga hula. Nung namatay, naglagutan siya ng hininga, lahat ng sinabi sa kasulatan nangyari nung namatay si Kristo. Kaya nasabi ni Nicodemo, siya talaga ang tunay na anak ng Diyos. Isa yun sa conversion ni Nicodemo kung bakit talaga siya na-convert from Judaismo to Kristyanismo. So yun lang naman ang pinaka-significant ng sister kasi sabi nga sa Ezekiel 12:38 bro. Ah, 28, I mean 28 pala. Yes, sorry. 28. Sabihin mo sa kanilang ipinapasabi ko, isa man sa mga sinabi ko, hindi maantala. Hindi na magtatagal at magaganap ang lahat ng ito. Lahat ng sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta ay magaganap. Kaya nung namatay ang ating Panginoong Jesucristo, lahat ng sinabi ng mga propeta naganap. At si Nicodemo lang ang kaisa-isang Hudiyo na naka-alala sa lahat ng sinabi ng mga propeta. At yun ang significance kung bakit naganap lahat ng nangyari sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo nang siya ay malagutan ng hininga, sister. Alright, thank you po. Cars back, sauce, simple hand. At yan po, dako na po tayo sa katanungan dito sa loob ng Zoom. Brother Victor, as the mute po, kapatid. Hello po. Magandang yes, gabi po. Yes, Brother Victor. Good evening po. At kung maaari po, pwede buksan po natin yung ating camera po. Ayun. Ano po yung katanungan natin, Brother? May katanungan lang po ako. Di ba yung founder natin sa Katoliko ay si Jesus Christ? Opo. Eh, paano naman yung ibang religion? Kwan ba yun? Authorized rin ba sila magturo ng mga mabuting balita? Hindi po. Pero sige po, dadagdagan po yan ng ating kapatid dito sa loob ng Zoom. Brother Junrey. Okay, yes. Brother, klaruin ko lang ang tanungan kung meron ba silang otoridad nga mangaral ng magandang balita, Bibliya? Yes po. Okay, well. Di ba? Oh, okay. So ang kibasa nga bro aljan ng Roma 10:15. Pabisahan mo sa 13 bro para maklaro natin yung message. Sapagkat ang lahat ng nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga ligtas. Paano nga silang magsisitawag doon
sa hindi nila sinampalatayanan? At paano silang magsisimpalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila nga sinugo? Ayun. Kaya nang nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa niyaong mga nagdadala ng mga masasayang balita ng mga bagay na mabuti? Yan. So malinaw kapatid no, na ang pagtawag natin sa Panginoon ay makakapagligtas. Pero paano tayo makakatawag kung hindi tayo tinuruan? At paano tayo makapagtuturo kung hindi tayo inutusan? Ang question dyan, sino ang nag-utos sa mga pastor para magturo about Christ or about the kingdom of God? Sino ang nag-utos sa kanila? Sa Bible, specifically, ang inutusan at ang pinili ng Diyos, mga pari, no? Pakibasa nga, Bro Romel, unang Pedro 2:9. Okay, basahin natin sa unang Pedro 2:9. Okay, ito po yung ating mababasa dito, mga kapatid. Ngunit kayo nga ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahanga-hanga ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahanga-hangang kaliwanagan. So, napakalino talaga mga apostol nagpahayag na pari ang pinili, pari ang binigyan authority para magpahayag. Hindi po kung sino lang. Ito sila ngayon kasi natutong magbasa ng Bible dahil maunlad na po kasi ang panahon, no? Marami nang may pera, marami nang nakakapag-imprinta ng Biblia, marami nang nakakabili ng Bible, marami nang nakakapagbasa. Pero ang question, inutusan ba sila na magpahayag patungkol sa salita ng Diyos? Ang sagot, hindi. No, kasi nga San Pablo, sabi ni San Pablo, ang tumatawag sa Panginoon, ang siya maliligtas. Pero paano sila makakatawag kung hindi sila tinuruan? At paano sila makakapagturo kung hindi sila inutusan? Ang pinaka-question dyan, brother, sino ang nag-utos sa mga pastor? Yun lang, maraming salamat. Yung katulad dyan, di ba, may mga kuwanan sila, may mga anak sila. Yung anak nila, hindi pa nila alam yung mga kuwan. Alam na nila yung kinagis na nila na kuwan eh. Na reliyon eh, katulad yan. Mga Protestant. Yes. Well, nagis na. Yes, balit ka ba yung sa kuwan? Mga kuwan nila? Balit ba yan mga dasa? Ang mga anak nila? Specifically. Oh. Okay. Well, okay, dalawa ang tanong no, sa mga anak at yung mga dasal nila. Okay, sa mga anak, ang pahayag ng simbahan sa mababasa natin sa dokument ng Vatican II, sa De Verbum na dokumento, sinabi ng simbahan na yung mga anak ng mga tumalikod sa pananampalataya na hindi inaalaman na yun palang tunay na simbahan ay ang Katoliko, kinilala pa rin sila ng simbahan na mga separated brethren. Doon sa mga anak, brother, ha? Doon sa mga anak, hindi sa mga tumalikot, sa mga anak nila. Na walang kasi sabi sa De Verbum, hindi kasalanan ng mga anak na napalayo sila kasi magulang naman nila ang may kasalanan kasi. Ayon kasi sa Ezekiel 18:24, ang kasalanan ng magulang hindi pwedeng ipasa sa mga bata. Kaya yung mga anak nila, kinilala natin yun ng mga separated brethren ayon sa De Verbum na dokumento ng simbahan. Pero yun lang mga taong binyagan ng Trinitarian, tawag ito? Trinitarian na binyag ang formula ang kanilang natanggap. So dun lang. Ngayon sa mga bata na hindi na binyag ang Trinity, so kinilala pa rin silang pagano ng simbahan. Hindi pa sila kabilang
sa Kristyanismo dahil hindi sila na tatakan ng tatak ng Diyos, ng pangalan ng Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Yung Trinitarian form of baptism. So, pagano pa rin yung mga anak na hindi nabinyagan noon. Pero doon sa mga anak ng mga Protestante na nabinyagan ng Trinitarian form, kinilala ng simbahan na separated brethren. Pero although separated brethren sila, kinakailangan pa rin natin silang hikayatin pabalik sa atin. No, sabi nga ng ating Panginoong Bro Romel, pakibasa ngayong Luke 10:16, Bro Romel. Okay, Lucas 10:16. John 10:16. Okay, John 10:16. Ito naman po mga kapatid. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, yeah, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Yun. So kinakailangan pa rin natin silang tawagin pabalik sa atin, although separated brethren sila, kaya tinawag sila ng Panginoon na mga tupa na wala pa sa kanyang kawan. Pero kinakailangan ipabalik sila. At ang binigyan ng simbahan yan na gawin yan, tayong mga binyagang Katoliko at kumpirmado, no, ng simbahan. So yun ang sagot sa una, no, sila ay mga separated brethren. Pangalawa, sila ba ay yung mga panalangin nila? Well, biblical, may mga pagano na pinakinggan ng Diyos. Pakibasa, Bro Romel, sa Gawa 10:1-5. Sa Caesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio. Isa siyang kapitan sa batalyong Italiano ng hukbong Romano. Siya ay isang debotong tao. Siya at ang buo niyang pamilya ay sumasamba sa Diyos. Siya ay matulungin sa mga Hudyo at laging nananalangin sa Diyos. Minsan, nang bandang alas 3 ng hapon, nagkaroon siya ng pangitain. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya ay tinawag Cornelio. Tumingin siya at takot na nagtanong, "Ano po iyon?" Sumagot ang anghel, "Kinalulugdan ng Diyos ang iyong mga dalangin at pagtulong mo sa mahihirap. Magsugo ka ngayon din ng ilang tao sa hupa upang sunduin ang isang taong nagngangalang Simon na tinatawag ding Pedro." So, although pagano kapatid, no? Although pagano sila, pero deboto sila, kumikilala sila sa Diyos na hindi Katoliko, pero ang kanilang gawain ay puro kabutihan. Ang kanilang hangarin, puro kabutihan. Ang kanilang nasa puso, puro kabutihan. So, ayon sa talata, pinakinggan ng Diyos ang iyong panalangin, Cornelio. Pero, magsugo ka ng kawan, ang kawal, papuntahin mo si Pedro para pangaralan ka ni Pedro. At ang nangyari dyan, yung sangbahayan ni Cornelio naging Katoliko. So pinapakinggan pa rin sila ng Diyos, kapatid, no? Dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, Diyos sa lahat, no? Hindi siya Diyos lang ng Katoliko. Diyos siya ng lahat. No? As long as mabuti ang ginagawa ng isang pagano, kahit pa hindi siya Katoliko, nasa mabuti ang kanyang hangarin, pinapakinggan sila ng Diyos, no? Pero ganoon pa rin, kinakailangang madala pa rin sila sa simbahan na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, dahil sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo, ang iglesia, ang siyang katawan na ang ulo ang ating Panginoong Jesucristo. So hindi pwedeng mahiwalay, no, sa kanyang katawan. Kaya kinakailangan talaga silang maibalik, brother. Pero regarding sa tanong mo kung pinapakinggan ba sila, yes. Okay. Yung pangalawang tanong ko, yung tungkol sa pre-rentang, kwan ba yan? Kasi member rin ako ng kwan ng MFC. May kwan kami, may prayer and words. Word, hymn, at saka tank. Kwan ba yan ng tank?
Kasi narinig ko nung nakarang gabi. Prayer of tongue. Sige, ibigay ko muna sa iba kong kasama para makasagot, no? Bro Romel, ikaw naman Bro Romel, para makapagsagot ka naman Bro Romel. Okay, yan. Maraming salamat sa napakagandang katanungan. Well, actually, kapatid, no, meron unique ang simbahan po kasi nandito po yung katotohanan. Pag tinanong po tayo kung totoo yung gift of tongue or prayer of tongue, ang sagot po natin dyan ay yes, pero kailangan pong i-evaluate kung paano po natin matutukoy na ito ay unique at ito ba ay talagang tunay at totoo. Kasi may mababasa naman po tayo na iisang espiritu ang nagbigay po, no, sa atin ng mga gift na yan. Babasahin ko muna at bibigyan natin ng pag-uunawa talaga ayon po dito sa Biblia kung ano ba yung tama na papapaniwalaan natin na okay lang ba nagagamit tayo ng ganito. Okay? Para sa awareness po natin, unang-una, ito po. First point, sa 1 Corinto 14:4. Yan, sinasabi po dito, ang sariling pamumuhay espiritual ang pinapaunlad ng nagsasalita ng iba't ibang wika. Yan ito ah. Kasi ito i-refer po ito sa prayer of tongue. Ngunit ang iglesia ang pinapaunlad ng nagpapahayag ng mensahe ng Diyos. Okay. So dito, in-stress, in-emphasize na merong gift of tongue. Meron nga yan. Pero ang sinasabi din ni San Pablo, kapag tayo ay merong ganyang gift, no, sa 14, baba tayo ng 27, kung may magsasalita sa iba't ibang mga wika, sapat na ang dalawa o tatlo. So ibig sabihin, 2 or 3 yung magagamit ng speaking of tongue, prayer of tongue, gift of tongue na sinasabi natin. Hindi yan na magulo, no? Kahit nasaan ka lang, sabay-sabay pa kayo. Kasi sinasabi dito, salitan sila. Ibig sabihin, hindi yan sabay-sabay. At kailangang may magpapaliwanag ng sinasabi. So ibig sabihin, kailangan meron din sa between that group, merong may gift din ng interpretation of tongue, no? Kailangan din merong mag-iinterpret, may gifts siya. Ngayon, kung wala, sinasabi ni San Pablo sa 28, ngunit kung walang magpapaliwanag, manahimik na lamang ang bawat isa at makipag-usap ng sarilinan sa Diyos. Okay, ito yung sinasabi. Kung tayo nga ay merong gift to speak in tongue, pwede yan, 2 or 3 lang. Pero kailangan salitan, hindi sabay-sabay. Kasi kung sabay-sabay, magulo na eh. No? At kailangan, kung merong gift nga na unique at tunay, totoo, kailangan merong mag-i-interpret nito. Sabi ni San Pablo, kung wala, it's better for you to be quiet. Bro. Okay. Hoy. Okay. Narinig ko. Bali, kailangan i-kwan muna ito. I-consult sa mga kung may spiritual advisor, dadalhin muna doon. Ganito bro. Para kung sandali po, ganito po, maliban sa sinabi ko na may sinabi ni San Pablo mayroong gift of interpretation of tongue, kailangan din humingi din tayo ng gift of discernment to discern if this is of God o baka this is a deceitful, no? Tayo ay dinadaya lamang. Kasi kung babasahin pa natin yung karugtong ng binabasa natin 1 Corinto 14 sa 29, hayaang magsalita ang dalawa o tatlo na tumanggap ng kaloob ng makapagpahayag ng mensahe mula sa Diyos at timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. So ibig sabihin, kinakailangan talaga in order, no? Alam natin na our God is the God of order. Hindi po disorder, hindi po magulo yung ating Diyos, kundi yung Diyos po natin, Diyos ng kaayusan yan. Kaya sinasabi niya, 2 or 3 ang magsasalita at may dapat merong magpapahayag o magpapaliwanag ng sinasalitang ibang lingwahe. Kasi napaka, ano po, no? Hindi na po magiging align sa katuruan po natin kung tayo po ay, yun lang, dahil sa feeling lang natin, no, sa palagay lang natin, this is a gift, okay lang na lahat tayo ay magkaroon ng ganoon. Pero kailangan
nasa order po yung paggagamit ng gift, kasi baka ang labas niyan eh ma-abuse natin yung gift na yan. So hindi ko po sinasabi na bawal o masama o walang prayer of tongue. Ang sinasabi ko po dito, meron po, pero kailangan nating pag-ingatan din ito, at kailangan din po natin na tuparin din yung sinasabi din ng Biblia. Sabi din ni San Pablo yan, meron siyang warning. 2 or 3 ang magsasalita, salitan, hindi sabay-sabay. Magulo kasi kapag may nagsasalala dito, tapos nagsasalala doon, tapos may nagsasalala dito. Magulong-magulo po yun. Kailangan salitan at may magpapaliwanag. Ngayon, sinasabi ko po, kailangan meron ding discernment. I-discern po natin yan, hindi po tayo mag-decide lang. And para sigurado po tayo, kasi hindi naman lahat ng pari ay nakakaalam po sa exorcism and deliverance po. Kailangan kung para maging sure po tayo sa ating ginagawa, doon po tayo mag-consult sa nakakaalam ng lubos. Kung meron po kayong kilalang exorcist priest, so magtanong po tayo, tama ba ito, Father? Kasi sila yung naatasan din. Meron 3 ministry yung ating simbahan kasi, no? Yung minister of preaching, healing, and exorcism. So, sa exorcism, sila yung nakakaalam dyan kung ito discern, no? Kung ano, kung tama ba yan o hindi. Bro? Okay po. Okay. Maliwanag po. Tungkol naman sa Book of Deliverance. Yes. Paano ba maka-avail nito? May available po yan sa St. Paul o di kaya sa ibang mga bookstore. Pero sa St. Paul, for sure, meron yan. Deliverance Handbook ni Father Sikeya. Pero kailangan mo pa rin po na magpa-guide. Kung may Facebook ka po at hindi mo po alam, pwede ka pong makapag-message kahit na sino po sa amin to guide sa gagamitin mo po yung Deliverance Handbook ni Father Sikeya. Pero yung pinaka-safe na Deliverance Handbook na pwedeng gamitan ng lahat ng lay ay yung kay Father Chad Referger for the lay. Yung color, I think, parang blue-violet yata yun. Para, basta si Father Chad Referger yung author nun. Pero ang kay Father Sikeya, pwede rin magamit. Kaya lang meron diyang mga hindi pwedeng gamitin ng ordinaryong mga laiko. Pwedeng gumamit lang exorcist. Okay. Bro. Brother okay. Victor. Maraming salamat po. Pwede Brad Makay ng isa pa? Okay, Brother Victor. Kung gusto niyo po, Brother Victor. May pa-pray-over sana ako sa inyo. Pa-pray-over sana ako sa inyo. Taga saan ka, bro? Pwede. At taga Negros. Negros. Ay, akala ko si malapit ka lang sa amin. Parang taga Iloilo kayo, no? Brad Romel? Yes. Taga Iloilo, no? Yes, bro. Brother Victor. At taga Negros ako. Brother Victor, kung gusto niyo po ng Book of Deliverance ni Father Sikeya, pwede po kayo mag-direct message kay Brother Wendell Talibong. Okay. Magkano po? Nang private message na lang po kayo kay Brother Wendell kasi okay. Hindi po namin. Okay. Pwede po mag-over po. Okay, hindi. Ganito lang kasi, bro. Dahil nasa Negros ka, it's better for you to go to exorcist priest din. Siguro meron dyan na available sa inyo o di kaya deliverance minister. Sa kanila po kasi, hindi po pwedeng para bang out of boundary na yung gagawin natin. At may process pa po yan. Meron pa mga interview na gagawin bago po yung deliverance. Uber. Okay. Sige, bro. Ano lang, bro, communicate ka na lang sa exorcist priest o hindi kaya sa deliverance minister sa lugar niyo po. Okay. Maraming salamat. God bless. Card bag, sauce, simple hand.